Iniimbestigahan na po ng DNR ang pagkamatay ng isa sa mga ostrich na nag-viral kamakailan na nakawala sa isang subdivision sa Quezon City. E niluto pa raw ang ostrich ng caretaker nito. Narito unang balita ni MJ Jeronimo ng Stanford Truth. Marami ang naaliw noong nakaraang linggo nang mag-viral ang video ng mga ostrich na ito na nagtatakbo sa loob ng isang subdivision sa Quezon City. Nahuli naman ang parehong ostrich at naisauli sa may-ari. Pero ang malungkot na balita, ang isa sa mga ostrich pumanaw daw noong araw na yon. Ayon yan sa abogado ng may-ari na kinikilalang si Jonathan Cruz. Naibalik naman yung ostrich, kaya lang sobrang stressful nung ostrich, no? Pinainom, no? Kala naman nag-ano lang, gusto ng tubig, masama pala yun. Sa stress niya, namatay yung ostrich. Ang mas nakakabigla, ang ostrich na namatay, niluto raw ng mga nag-aalaga rito. Yan ay kahit inutusan daw sila ng may-ari na ilibing ito. May mga salaysay naman yung mga tao niya, no? Na nang hinayang sila doon sa karne ng ostrich at kinain na nila ito. Kinabukas sa pagbisita ni Mr. Cruz, balahibo na lang. Nagsasagawa na ng investigasyon ang DNR tungkol sa pangyayari. Sa pagdinig, humarap ang may-ari ng mga ostrich sa DNR. Bagamat hindi naman daw labag sa batas ang pagkain ng karne ng ostrich, may nakita pa rin problema ang DNR. Implementing rules and regulation permits na pwede siyang kainin, no? Pwede siyang gawing livestock, okay, na parang manok or baboy, di ba? But again, the issue here is not yung pagkain nila niyan, but it's the mere possession of the ostrich, no? Yung wildlife registration permit, wala silang maipakita. October 28, 2019 pa raw nasa pangangalaga ng may-ari ang dalawang ostrich. Galing daw sa Misamis Oriental ang mga ito at dadalhin dapat sa Nueva Ecija. Dahil daw napagod na sa biyahe ang mga ostrich, idinaretso raw muna sila sa Quezon City. Pero naipit na sa Quezon City ang mga ostrich dahil nag-expire na ang travel permit na binigay ng nagbenta nito. Sa ngayon ay hindi na raw makontak ni Cruz ang nagbenta sa kanya ng mga ostrich. Hindi niya naibigay yung local transport permit na hinihingi pa ni Mr. Cruz para ibiyahe from Manila to farm niya sa San Leonardo yung mga ostrich. Itong mga ostrich na to, no, itong mga nag-alagang to si Mr. Jonathan Cruz, biktima lang din ng pagkakataon nito. Minahal din naman nila itong ostrich na to. So, nihingi din po ng paumanhin ng pamilya. Itong mga pamilyang ito, yung mga disenteng pamilya po ito. Tinurn over na sa DNR noong Biyernes ang isa sa dalawang ostrich na nagtamo ng malaking pasa sa likod. Magpapatuloy naman ang investigasyon para matukoy kung sino ang mga papatawan ng kaso. MJ Jeronimo, GMA News.